na may pagkakabalaka sa inyong kinabuhi na gusto mong makapilos sa pagbiyahin ng langit, sa pagdating ni Kristo niya, sa pagbalik na gwapo niya mga magtutuo, din interesado ka. Amen. Wala kang interes sa inyong kaluwasan, wala kang interes na itawang magbiyahin ng langit. This message will not be an interesting to you. Ikaduwa ang klase na tao sa mga backslider. Backslider are not interested in the second coming of Jesus. Why? Because you're not ready. You're not excited. You're not happy about the second coming because you are not prepared. So yan ang duwa ang klase na tao na walang interest ni aning mensahe. Unless nagkakabalak ka sa inyong kagalingon na may nakakapang concern na unta pagbalik ni Kristo makarecover ka. Pero kung wala na, then you are not interested. It's worth going out from the service today kung wala kang interest maminaw ng aming mensahe. And I said, some of you who are not opening your Bible because you're not interested about this topic. What a Bible na? What a Bible na? Kasi panaugan ka ka diya at ako na kuwaon ng Bible noon niya, wala kang interest. So, bantay-bantay. First Thessalonians 4, verse number 17 down to verse number, let's start with verse 16. The Bible says, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Amen. Then we which are alive, kita ang kapatubig, and remain na nabilin, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So amen. That's another verse about the second coming of Jesus Christ. Going into the third verse, 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15, following in verse number 51. Nakaon ba ang microphone ko? 1 Corinthians 15, verse 51. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Amen. In a moment, in the twinkling of an eye, sa mata Diyos, sa isang-isang mata, at the last trump, sa ulihin ng trumpeta, for the trumpets of sound, kaya ang trumpeta patunugod, and the dead shall be raised incorruptible. Amen. At makakatay, mabanglaw, madilig na matunog ng lawas, and shall, or we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be broken past the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus. Victory. What's the victory? I'm going to emphasize a context. The victory of being changed, incorruptible, and having a life immortal, and we will be changed and be with the Lord forever and ever. Amen. So, mauna, ang tawag natin ng light, JC, Jesus Christ, 777, or the Bible term it as the translation of the saints or the rapture of the believers. Now, how to prepare for the final flight? Paano mangandam sa ulihin na lubat, sa ulihin na biyay? This is just terminology. Hindi ka mo sakay ng aeroplano kasi nang tahunong mo sakay ng aeroplano. Ang flight JC777 is without an airplane. We will travel by our own bodies, but that body will be changed incorruptible o pagkawag sa Ginoo dito daw niya musaka more than the speed of light. Musaka tapos biyahin ka nga to. Paano mag-prepare
flight 2 weeks ago, no? Duha ka beses. Katong una kong adto sa Butuan, the other 2 Sundays ka to nahitabo. Nga naa namin, naglupad namin, kakabot na to sa Butuan, kita na lang ang lugar, naana, makuha na siya, makita-kita na ginagbay ba, kakalit lang na itong, kalit lang na ulan. So, napansin ko kasi ginalang na mong kutikot, ang dinag-attend, katatuya pa itong aeroplano na mo, wala gilayo, finally, kaupak, ni Babik dito nag-announce ang kapitan, sabi niya, sorry, zero visibility, we cannot land, we have to go back to Cebu City. And that's the reason ni Balik ni, na hinungtungan ko itong Osaka Air Philippines sa Davao City, I think that was 10 years ago, 9 years ago, nga nung nag-attend kung landing ang aeroplano, may posibilidad kasi lang kung siya kung inani kalapan ang landingan, tinanglanding ni ka, buhigo ka, pwede ka mo kuwan ng landing para may kuwan ka pa, may tunggal pa ka, idagan sa aeroplano, kahit kung mga tumatong natin sa nakatungo kung ako sungka, o dagang mga aeroplano na musugka kaysa tumatong nga nag-landing na. At labi na kung dahulan, hindi na kagal mag-pikan na makakuwan. So it takes a long runway para makatagan o tama ang lugar na makakuwan sila. Now, kung mulat din ng Air Philippines, base sa atong na basa ng mga report, siya tumatong nga siya. So alam namin siya, kung mulat din siya mulang pa siya sa runway, delikado. So may take-off siya balik. May take-off siya balik. Pag take-off niya balik, wala duda sa kabukat, halos maglisod siya tikok, wag siya katikok, at samal ay niyang kini, dito siya ni higo sa kalubihan. Mubuto, 116 to ka mga pasahero ang namatay. 8 years ago ba to, 9 years ago. Yan ang danger na utanakuwang kahit sa mga kahit sa stewardess or sa mga tao na involved sa airlines, unsa ang pinakalisod, pinaka most dangerous nga bahin sa lipad? Is it on the air? Is it sa air bucket na minsan magpuyog sa taas? Sabi niya no, sir. Ang pinakalisod, most dangerous nga bahin sa lipad is the landing. Kahit pwede mamiscalculate ng piloto, pwede hindi mao ang kagalandin, pinaka-dangerous na. Ang take-off, okay lang. Pero pag nag-landing gamit, pag nasa yung gamay, nasipyan siya sa kalkulasyon niya, it can damage the whole flight. Or it can, you know, kill all the passengers. At daghan at ang nag-umog ni Ana. So, nung ibalik ni Imon po kay Mrs., it's not the will of God for us to be in good understanding. Although katong panahon na kinahanglan ko mga atuan ang butuan tungkol sa problema nila, as you all know na wala na silang pastor karoon na to, so wala nila yun, at abot na mo diri sa tawag ni Aning Airport, at tuminsakuan ka i-change ang mag-ibuka, at tumingan to sa counter ang biyahe alas 3 kung abot ni alas 4 inon ko sa iya, hindi na itong kumson kaya wala ka diyan puno, 6 o'clock ang meeting na ito so magdaling-daling ka nga ito kanya, nag-delay man eh, so wala hindi na itong maabot, so iparibok ko ng 2 weeks after kung na itong last Sunday na naglakaw ko and balik kami din eh. And sige kong pamalan, doon ka naman, nag-i-alaw ko din mo, etc. Paano ka ha? Ang una-una ko kung dipugod sa piloto. Maumanin sa ligin ka problema ko kay siya, pagpugsod sa bilang piloto o sa kapitan sa barko, pugsod yun, kay makaya. Kay natapas na sila sa ilang biyahe, pila ng bayad sa ila, every time na makatip sila, dapuhiyay na. Oh. So, murag may peace of mind ako, I text the brothers there, Brother Abby and other men na, sorry, wala kami na gayon. Nakikot-ikot ng plane na mo, we are in Butuan, but walang nag-landing tungod sa zero visibility.
itong kaayo ulan, wala itubo sa kapitan. So last Sunday, ay binakawin, ilang Sunday na to? And board na kami, although 1 hour delay, but finally, pagkatungod mo nga boarding na, likay ka na kayo. Kaya po, iskampay ka sa airport ng Dugay, Lison Valley na, Kapoy Valley. So, nagtawag na, board na kami. Nakawin dito, Lincoln, vaccine ng Sinfield na, okay na kayo, maybe, and then may lakaw ng aeroplano, bato sa runway. Bagabot sa runway, gamulat ng mga tip-off na, wala. Siyang auto. Siyang auto din sa pinglas. Kaya ang among lingkuranan sa number one degree, pero paatubang. Paatubang, hindi pa anak. So, paano ba? Kapita kong kilisik. Kaya may naman sa buntang magyari outside ng propeller. Kapita kong kilisik. At ito yung ganyan sa wala. So, Dugay, kaon-kaon nag-announce ang kapitan, sorry, we apologize, there is a technical problem, and we're pulling some airline engineers to fix this problem. Sabi ko, ito ang kuya nila. Ngayon din ang electric van na gamit ko kay Elisina. At kumidya pa ko ba? So, finally, na-fix after mga 20 minutes, pero na ang kamamba, wala na, dapat na ang kamamba. Kaso ko niya, pag abot sa taas, bilik ni mutuyok ang usap. Mag-usap na hangin, ubis na alam, try, pag-inali na niyo. So, finally, we landed in Butuan. So, ilalim din po sa kind of aeroplano. Thank God, hindi yung aeroplano ang sakyan niya ito. Amen. At po sa langit. But there are two similarities na gusto kong gamitong dili na pasumbingay sa atong flight JC777, which is literally the rapture of the church or the second coming of Jesus Christ. Paano ka mag-prepare for the final flight? Do you believe that we are now on the last days? Amen. Amen. The final days of the church age at ang binahulat na lang nato ang second coming. Kung wako na po, wako mo na kami, I want to challenge you tang awag mga balita. Kung kaya ninyo mag-search sa Google, tang awag mo, or sa YouTube, tang awag mo, mga signs of the time. Ang mga nagkatabo sa Middle East, ang mga kababalaghan ng mga nangyayari ngayon, kapila na po nagpakita, di ko magpakita karoon ng mga signs. Kay dagana ng ato napakita, na it points us to the very soon coming of Jesus Christ. Amen. Kung imutanaw ng mga sign sa Bible, tanang na anak na nakatabot na sa atong mga paligid. Kining ISIS na ginatawag na ISIS kini, kung imutunani, kay gihatagan mo gamay na pagtukuni and look for some video, asan sila dikang ISIS means Islamic State of Syria and Iraq. And if you study the nation of Iraq, it is the old time called Babylon. Amen. Mauni ang Babylon sa una, ang Iraq. And in the second coming of Jesus Christ, Babylon will rise again. And that's why kining ISIS na nagikan sa combination of Syria and Iraq, kining duwa ka nato gani, mauni ang the rise of Babylon na nagkaliwali, na magbalik sa Ginoo, tanawa ang mga style nila. Wala lang po. Dili ko gusto nga magpakita. Kung sarang lang nila pakita ko sa inyo itong hipusin na sa how much more kung makita ng video na dami kayo mupatay ang mga ISIS. May mga Christian sila na di pamubutan ng ulo. Hingay-hingay nila na di bulbul ang ulo. Nga dili maayong makita. Dahan ka na ito ang di kaya mutan ang mga. And in the tribulation, kabalutan sa ang capital punishment na ganito ni Antichrist ay ang mga tao, HPD. Ngayon din ang practice na may karoon ng mga Iraqis o ang Babylon, itong mga ISIS, it's because they are conditioning the minds of people that will be left behind na ang behavior is part of their capital punishment.